Itutuloy bukas ng U.S. House of Representatives ang butuhan para sa pagpasa ng panukalang batas na pipilit sa kumpanyang may-ari ng TikTok na ibenta ito upang makaiwas sa total ban sa Estados Unidos. Ito ay sa kabila ng biglaang pagtutol ni dating U.S. President Donald Trump sa isinusulong ng House Republicans. Ayon sa mga membro ng U.S. House Select Committee on the Chinese Communist Party, hindi katanggap-tanggap na isang Beijing-based company gaya ng TikTok ay hahayaang magamit upang mag-surveillance sa mga mamamayan ng Amerika. Ang ByteDance na siyang parent company ng TikTok ay nakarehistro sa China. Unang kinampanya ni Trump ang pag-ban sa application noong siya ay nanunungkulan pa. Mula sa isang post sa kanyang Truth Social account, sinabi ng dating Pangulo na mas nakikita niyang kalaban ng bayan ang Facebook, kaya hindi ito dapat hayaan na mas lumaki pa lalo dahil sa pagsasara sa TikTok. Ay naman kay US President Joe Biden, lalagdaan niya ang batas sakaling makarating ito sa kanya. Hindi naman malinaw kung ang panukalang batas ay papasa sa US Senate. Hindi pa nagpapayag si Senate President Chuck Schumer kung pagbabotohan rin sa Senado ang isinusulong na batas na maaaring mag-ban sa TikTok. Klein Zinka, UNTV News, Arescue USA. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan.